clowns know what time it is, and it goes like this. Solid talaga yung si Rapian. Nung binigay nga siya sa akin, talagang ano rin eh, parang nahirapan din ako na sulatan talaga siya. Technical siya eh. Tapos minsan nagjo-joke din siya, pero ano, pasok naman, pero hindi siya ganun kaganda. Pero solid si Rapian, lalo na yung mga ano, yung mga linya niyang seryoso, talagang pangpukpukan talaga to si Rapian. Ang ina, sobrang sarap. Kasi bata pa lang ako, pinapanood ko na yung Flip Top. Tapos last year, nanonood lang din ako ng Ahon. Pinapanood ko lang yung mga idol ko na bumabattle. Tapos ngayon sobrang laking karangalan, tsaka sobrang saya sa pairamdam, kasi nandito na ako, kasali na ako, babattle na din ako. Sa akin naman, ano, usual lang, pero magkakaiba lang ng ginawa kong atake. Magkakaiba kada round. So yun, sana maging effective. Yun, yung style ko naman, ganun pa din yung ipapakita ko, kung ano lang din yung pinapakita ko kada laban. Sa tingin ko naman, magiging okay yung ano, yung sulat ko ngayon. Tsaka sana magustuhan ng tao, kasi para sa akin okay. Sana ganun din yung pagtanggap ng tao sa sulat. Yun, good luck sa ating dalawa, tol. Alam ko hinusayan mo. Siyempre, hindi kita ipapahiya sa ano, sa baon ko ngayon. So yun, galingan natin palagi. Yun, men, galingan lang natin. Pakita natin na karapat dapat tayong mapasali dito sa lineup ng Ahon. Kasi madaming MC na hindi nakabattle, di nakakabattle sa Ahon. Kaya pakita lang natin sa mga tao na deserving talaga tayo para dito sa slot sa Ahon na to. Yun lang, men, galingan natin. Check it out. Laptop out 14, day 2 dito pa rin TIU Theater. A day 1 pa lang, pangalawang laban pa lang pala ng gabi. Laptop ang AI para sa parteng natin laban, oh. Shoutout sa lahat ng bobo na liga, lahat ng mga bisita natin galing palabas ng Metro Manila, lahat ng MCs na galing palabas ng Luzon para sa event na to. Pakbaka na dalawang araw to. Shoutouts nga pala Extreme Gaming at TMT Play Silipin yan. At sa karan ko, Cavite represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Prince Rhyme. Ako makumpara dahil iba ko bumangga. Sa amang dako mapunta talagang pangdayo bumangga. Ako ang taga-iba ng mga peking matangka. Respeto ko'y di makukuha ng mga besteng talangka. Prince Rhyme, Aparat Rodriguez, shoutout sa mag-ina ko, Aileen Gaw, Arinar Contrabando, Hype Beat Killion, sa mga tropa sa Don Carlos, Bootless Comet Street. At sa kaliwa naman, Baras Rizal, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Rapian. Bulaklak din naman ako na mapapamulat, kaya tuloy-tuloy lang to sa pag-usad. Para sa kanila, ganun lang kadali ang umawit. Para sa akin, dat palaging may mensahe na panawit. Nanalo nung ko ito si Prince Rhyme. Pilihin niyo mauna si Rapian. Tignan ang minuto dapat. Pahingan natin unang banat, Ahon 14 day 1. Rapian. Ahon King! Yeah! Last year, katulad nyo lang din akong nanonood ng Ahon. Nung sinusubaybayan pa nun yung liga. Ngayon, nandito na, napatunayan na mabisa. Kaso nag-chat siya 25 days before tong battle. Kung di mo bibigyan ng laban, maiintindihan ko yan, Enigma. Kaso nung inaakalang di na makakaahon, tsaka niya pa ako binigyan ng salbabida. Pero Enigma, ba't ganito yung matchup? Parang ang weird naman. Para ma-market si Rapian, kailangan pang makalaban si Prince Rhyme. Yung ba yung PR stunt siya kalaban? Kainis po yung sir. Kaya naisip kong imukbang na lang tong puro taba, parang mga Chinese na YouTuber. 8 taon ka na daw dito. Pero di kita nire-respeto. Walang makitang ebidensyang prinsipe ka, tropa. Di kita gagalangin kahit umastang sick. Baka trangkaso lang yan, Prince. Wala kang corona. Kaya fuck you! Oh, fuck you! Saluhin mo yan, naka times 2. Sino bang influenza nitong baboy na magiging sick lang pag nakahawa ng swine flu? Kalat ka lang din sa ligang matagal na dapat vinacuum. Pero dahil mababa TF mo, sinatsaga ka na ito. Kahit meron kang di konkreto na talent,
Saka hindi ka daw mahirap i-market dahil kilala ka na bilang pistolero na low budget. Pero wag mo na to bigyan ng battle. Kasi sabi niya sa Motus, bumabattle lang ako sa flip top para may pampalit ng profile pic. Real talk. Itong si Boy Band, demanding naman. Eh para lang magkasya ka sa camera, kailangan nakaganto pa si Miss Ninya tas naka 0.5 yung settings ng cam. Ang ina pag nasa ibang liga, kinukupal si Enigma. Pag andito, alila ka boy biik. Pagkatapos ko sa'yo, di ka na makakapagpalit mga kamag-anak mo na lang ang may kandila na profile pic. Pero wag mo na bigyan ng battle to rig. Dahil bukod sa kinukupal ka, itong walang liig ay joker pa. Di ako nagjo-joke. Maniwala ka sa akin. Madalas pang makalimot sa round 2 at round 3 pag antagal ng battle, nagugutom, nagjo-joke. Sariling salita na kinakain. Ano bang gala mo sa akin? Porky mukha kang oso, matatakot ako sa height mong panghigante. Ay, nak ng puta. Di mo kakayanin aking punches, oso. Malapit ka ng mamuro kay Takamura. Basura! Di mo kaya aking intellect. Oh, me, no disrespect. Malaki ka lang, pero sa ating dalawa ko ang bigger threat. Sa ang kalaban na wala ang aking eagerness para sa'yo, todo na to. Warm up lang sa akin dahil unang ahon ko mas maiging maisip. Na testing the waters lang to sa aking unang ahon, I'm just getting my feet wet. Naguunat lang ng buto dahil ilang buwan ding walang battle. Nagpapagpag lang ng kalawang tas binigay niya'y 3GS pa brother. Kung sa bagay, pagpag naman ay kinakain ng squatter. Sa'yo di man lang ako nahasil. Pero dahil may laban sa ahon, na-appreciate ko at pakiramdam ko, karir ko nag-elevate na Brad. Biruin mo pang apat na laban ko palang dito, binigay sa akin heavyweight agad. Dito ikaw ang pinakabundat. Literal na heavyweight champ. Tapos tinapat sa bago, sa akin na Wangbu, mapapahiya tong heavyweight champ sa bagong pasok sa kanyang sport. Ako'y mala Francis Ngannou, di mo ako kaya sa laro. Kampante ito sa game rhyme. Lalo't dala mo'y puro basurang linya, latas ang malaki mong waistline gaya ng mga tinalo ko. Ngayong oras mo na, mapupunta ka na sa box. Dang time, Rick! I just came by para sabihin na nung nabasa ko yung chat mo na siya kalaban. I looked at it with a confused face. Kasi alam kong matatalo at papayat sa akin tong mataba, but he not gonna lose weight. Ngayong Pasko, I didn't ask for something huge, I asked for some huge names. I don't give a fuck about what you saying. Iingalon tong mataba sa paggabol sa karir kong malayo saying. Kaya takbo nang pumayat ka sa akin at matuto. Kung ito'y David versus Goliath, pinapahabol kita sa akin dahil aking golay at takihin ka sa puso. Ngayong kalaban mo ay tuso. Round mo na, Prince. Bro, I'll be quiet. Pero may round 2 at round 3 pa, baboy, please. Don't diet, bitch! Pag fake show ka na, gago. Yo! Tang inang, lakas naman ni Raph, yan o. Huli kong kalaban, Poison 13. Talagang tukpukan at nasaksihan nyo yun sa lente. Tapos ngayon, Raph, yan na lang. Tanging nasabi ko na lang, game leche. Pero saktong Biyernes din ngayon, kaya't mauubusan ka ng swerte. Pagkat kaharap mo na yun, Jason, na nanggaling dun sa 13. Kaya flip top! Game! Yeah! Idol nyo to? Ha? Total, sabi niya mga eksperto kayo, kaya sige, suriin natin. Sabi niya kay Harlem, pag pinasikatan ko tong isda, you'll see him dying. Pinasikatan, dying, pinaarawan, dying. Kakabenta mo na yan ng danggit. So pag hindi naubos yung paninda mo, paano ka magmura? God dang it! Idol nyo pa rin. Sabi niya kay Class G, papatayin ko tong bading, anong feeling nyo sa homo? Safe yan? Homo safe yan? Putang ina mo daw, sabi ni Darwin. Sarap mong bigyan ng pectus. Eh ikaw, tinitigasan sa bading, so homo erectus, ganun. Last year ka pang ganyan. Wala ka bang resolution, ha? From homo sapien to homo sapien. Grabe yung evolution ba? Talagang ginamit yung taong tabon. Kayo naman nagpaloko. Kaso anong gagawin ng tabon kung ilalandslide kita sa boto? Kaya Arik, habang round 1 pa lang, you better save him. Alam mo naman na yung performance ko ay pataas ang gradient. Tapos itatapat lang ako sa rapper na hindi nag-e-evolve na parang homo sapien. Idol nyo pa rin? Eh, iisa lang yung angle kada battle. Kay Zaki, Adik, kay Class G, Class,
Pero nung laban mo kay Harlem, doon ko napagtanto na yung mga judges kinukonsinti ka. Puro isda lang yung ginamit na punchline. Tila mali yata ng pagkukondina. Sabi ni Abra, ewan ko sa inyo, pero para sa akin, malinis at maayos naman ang pagkakalatag niya ng isda. Pero after event, silang dalawa ni Abra sa Sogo gumawa ng mahika o mahika. Abra, malinis, maayos, Sogo, so clean, so good. Putang ina mo, pagod na akong mag-explain sa wak. Biruin nyo na i-brought up ko pa yung naganap na sword fight. Sa talim ko lang din pala to babagsak. Pero idol nyo pa rin. Okay, sige. Versus Class G. In-stretch na yung class from 1 to 3. Sobrang bobo mo dun. Hindi na class tawag dun, puta. Auditorium na yun. Idol nyo pa rin. Versus Zaki. Puro adik at shabu. From 1 to 3, talagang hinamak mo siya. Adik na nga yung tao, puta. Binatak mo pa. Idol nyo pa rin? Okay, versus Karisma. Bawat punches ko, mala foreman. Foreman? Putang inarik, ano ba itong mga tinatapat mo sa akin? Puro siratok-tok. Ang lupit ng foreman sa inyo, no? Nanununtok. Foremaning ko to, pare. Pero sige, patulan ko, ha? Patulan ko, para di naman masayang kanyang asta. Paano tatagos yung suntok ng foreman kung yung binubuhusan mo ngayon matigas na? Kaya kung feeling mo mananalo ka, boy, you must be dreaming. Kung si Zaki, slant yung rhymes. Itong si Rafian, slant yung meaning. Pero congrats, nasa flip-top ka na. Malayo-layo na rin ang nararating ng pagmamahal mo sa sining. Pero kung may mangyaring masama sa'yo, sisihin mo to. Anigma, tinupad mo nga yung panaginip, kaso nga lang, mali ka ng ginising. Laban niya sa Ahon last year, Royal Rumble. Napakabanu mo dun at lame. Kala ko tagagapo na tong si Jay. Royal Rumble, dat limang katao lang nung kasali ka, kala ko walo kayo sa stage. Nung sabi niya doon, kita-kit sa isa buhay, yun ay kung aabot kayo ng finals. Wow naman, Brad. Nung nakalaban si Poison sa gubat para sa isa buhay, ayun, round one, laglag. Sa gubat, di bumenta. Pinagtripan at pinagtawanan ng mga Bisaya, kaya nag-inom na lang si Pepa at nagmaoy ka, bro. Paano pag nasa Maydila daw, tawag lang sa kanya, baboy. Pagdating sa gubat, baboy damo. Kaya yung Prince Rhyme ng Pasay City, di bagay dyan. Sobrang taba mo, hindi ka na pang Pasay City. Obesity na yan, paano? Pag nasa fast food, sobrang bagal mong umorder, Prince. Naisip niya yung pangalan niyang Prince Rhyme habang kumakain ng dalawang Burger King. Lahat ng pagkain sa menu, kaya mong orderin. Walang nagpo-post sa kanya na, I saw this guy na kumakain mag-isa. Kung may problema siya, gusto kong alamin. Dahil sa sobrang dami ng pagkain sa yung table, akala nila may tatlo ka bang kasamang padating. Anong pakiramdam na nakaban ka na sa Vikings? Nakaban ka na sa Vikings? Di mo kaya na mag-hiking? Hinihingal pag kumakyat sa third floor. Kung si Crazy Mix, isang kutsara sa guwan. Isang kutsara neto surfboard. Pero tama na fat jokes. Alam po makarinig ng bars ang layunin nila. O tama na fat jokes, bababuyin kita, ba't wala kang leeg? Nakakainis! Tutal di natin makita leeg niya, panoorin nyo na lang latest music video ko, ang title nun, Next. Wala nang leeg, kapal pa ng mukhang mag-choke niyan. Yusin mo diet mo, malapit ka na mag-33. Kahit si Undertaker, di ka kayang i-choke slam. Dapat sa hayop na to, i-pedigree, oh! Gagalaw pa yung leeg. Mag-pretend pa to. Sunod na laban mo, magsando ka na lang kahit normal na t-shirt, mukhang turtleneck sa'yo. Pasensya. Pasensya kung puro fat jokes. Di ko siya pagpapaguran. At kung di nyo makita yung Rafian na cutthroat, yun ay dahil di ko makita kanyang lalamunan. Pag-usapan na lang natin pagiging call center agent nito, pati trabaho alanganin. Ganito yung mga katrabaho sa call center na kahit naka-aircon buong prod, ang aasim. Nung nakalaban si Vitrum, ang lalarin. Nung kalaban niya realista, pero parang siya yung member ng anak pawis. Uso na AI. Si Prince Rhyme, naikisabay, ibang klase to. E bobo ka naman, di ka pwedeng robot sa Japan kahit ang asim mo. Yung sakit mong asim, malubha na. Siya yung kakampi ni Kyle Irving, Luka Doncic, Nestor Asaitono, siya si Asim Taulaba. Wala akong dalang gun bars, mga bala. Sinasabihan niyang tulok.
Tsaka ang baho mo, lugi ako pag sa'yo na ipagpalitan ng putok. Tapos, ang lakas daw humilik. Parang naghihingalo daw tong si Beet. Dapat kinukulong ka sa CR, bugok. Paghihilik lang para malalagot ang pananghininga, kailangan may mag-CPR pag CPR tulog. Tapos sakop! Nasakop! Dalawang kama ni Prince Rhyme, men. Prince Rhyme, di ka nga kasa sa king size bed, kaya... Lahat ng sinabi ko sa'yo ngayong round 2 ay bunga ng sariling kababayaan na keso malakas na daw siya at di na kailangang i-buff at kung ano-anong dahilan. Mukhang yung buhay na unhealthy habang buhay ng gustong pangatawanan. Tapos nagtataka kung bakit ka tinatawanan. Ni meron kang katawa-tawan na katawan. Kung ayaw mo mapagtripan, gagi, change your view. Pero body, kasalanan mo kung bakit nilalait ang yung body, shame on you. Di lang panlalait at pangro-roast ang ginagawa ko sa leksyon. Mula sa guro, gusto ko may matutunan kang leksyon. Nais kitang maging wiser. Pero Rick, kung itong maoy na baboy, dire-respeto sa guro, baka may gwardya ka na ang pangalan ay Tiger. Sige, ribat! Patunayan mo mahusay ka mag-freestyle, bro! Iribat mo lahat ng fat jokes, patunayan mo mahusay ka mag-freestyle! Pero wakli ang lifestyle mo, bitch! Wow, puro taba! Putang ina mo, parang gusto kong hikain. Lahit ka ng lahit ng mataba sa akin, puking ina mo, dati mataba ka rin, gago ka. Ano to? Siya nga pala si Ralph yan. Real name niya, Ralph Ian. Na pinadala ng baras. Pinadala? Lalamog ka? Pero siya daw ay laki sa streets. Pinagyayabang nito ni RK. Eh last month lang, galing akong baras, di ba? Yung lugar nyo doon, puro highway. Ang inang to, alam mo, unang kita ko sa inyo nung dalawang tropa mong mataba rin. Mga mukha kayong pro player ng Roblox na naka-open mic. Bro, come over here. I'm gonna smash this brick, bitch. Talagang nag-i-invite pa ng friends, nakakagigil. Roblox yung nilalaro nyo, ha? Ba't doon kayo nabuo ng circle? Ang inang to, laki sa streets, eto. Tas asa sa tito. Oo, yung mga tito niya na para sa Yossi at RC ay kayang pumatay. Hindi ba sila masyadong advanced? Kasi yung tito ko, kaya kang paiyakin kahit hawakan ka lang sa hands. Pero maiba. Shoutout sa'yo, Tito Dar. Pero maiba. Lahat ng battle mo sa sunugan, pinanood ko. At ang tanging masasabi ko lang, putang ina mo. 15 minutes per round! Talagang ang hirap mong kalaban. Sa mga gawain ko sa bahay, hindi kita maisingit. Ngayon, alam ko na rin kung bakit di mo to pinag 1 minutes. Kaya check nyo yung tryout video nito, yung caption. Samahan nyo akong humiling sa universe para makapasok ng flip top. Woo! Another motherfucking weird. Universe? So si Goku ka? May kilala akong ganyang MC, let me recall. Isa na namang rapper ang gustong magkaroon ng energy ball. Tanginan to. Pero total ikaw ay taga Rizal, Cara Cruz. Yan ang gagamitin kong konsepto sa pagpatay dito kay Rafian at sa dalawa niyang homeboy. Wala akong pake kahit madawit sila. Cause when I flip 3 heads, makikita mo na lang na yung panalo, kinakamig ko na. Kaya pare, ano na? Ikay diamante daw ng underground, pero ngayong kaharap mo na ako, ikay malilintikan. Oo, itong diamond on the rough, may paglalagyan ngayong sa hitman ka pinatitiktikan. Kaya malas mo man. Pagkat ako'y hitman na naka-auto, when I got my wheels on, Wilson ang sa bakating lote na lang tumatapon. Sakto din namang humarang ka sa akin at alam mong ibang gear ang gamit ko pag ahon. Pero bago ko magawa yon, isang knockout punch sa kanyang panga, bago kanyang leeg ay gilitin, at ngayong rough yung nasa sahig, bigyan natin ng magandang finishing. Pero may kailangan pa ako na gawin sa mga witness. Silencer ang gagamiting panahimik sa nakasakse ng aking sins. At itong diamante niyong tinuturing ay maging parte na lang ng corona ng Prince. I'm the illest ever since na inilaban sa kumalad ka doon ng baras papuntang flip top. E di malahib-abi pala to.
Kaso nga lang, tol, may nasilip ako na anong baras, baka baras, kasi sila lang naman yung nag-aangat sa'yo. Oo, tinalo mo si Karisma. Para sa akin, magandang start yon ng iyong karir. Pero kung talagang nakalusot ka dun sa Karisma, eh bakit dito ka pa nag-a-appeal? Kaya sa mga tropa dyan ni Rafian, samahan nyo na to. Magdala kayo ng panabla. Huwag kayong masyadong pakampante sa tulad kong may low style. Kasi kamatayan pa rin ang magiging hato, even though you got your homicide, bitch! Di daw ako galing sa kalye. Yung angulo, hindi good. Gangster na gangster tong galing sa street foods. Tapos, yung mga tropa ko daw na mataba, dinadamay pa. Nangiinsulto ka ba? Sobrang taba mo, gago. Kala ko agrupo kita. Pangalan niya, Prince Rhyme. Ganyang itsura, Prince. Yung kakapalan ng mukha, di kaya. Prince, nung hinalikan mo daw yung Little Mermaid, naging tilapia. Prinsipe, eh ba't ang pangit ng mukha? Wala bang albularyong may alam ng luna sa ginamit na sumpa? Prinsipe, bakit ka dukha? Sana few years from now, pag tinalo ko tong anak, makalabaw ko yung tatay ni Prince Rhyme. Yung hari ng tugma, anak ng hari! Lakas ha? Ikaw yung anak ni Looney nung pinutukan niya si Plasma, anak ni Looney. Anak ni Looney, sa multi, masyado pang weak. Kakainom mo yan ng Empitol, anak ni Looney, emperor na tank build. Swerte ka sana kung di nalaman kagad ang yung balak na kanyang maging similya pero malas. Prince Rhyme, di ka kinikilala kamag-anak ng pamilya pero ramas! Dahil lang kinagaya mo si Lipram. Tama ba, Prince? Na baka bobo, walang utak? Inotorious din yung nakapikat ni Looney, photocopy na pinotocopy pa, kaya pala ang labo ng sulat. Diba gumagat ko siya kanina? Photocopy na pinotocopy? Ang labo! Ganyan yung style ni Lipram na ginagaya nito, bad trip. Isa kakagaya mo sa kanya, inaangat mo lang si Lip at di ikaw ang na-uplift. Totoo! Di yun lie dahil wakapi. Gusto nyo ng chismis? Sa kanilang dalawa, ang trending ay si Lipton Fire and that's the tea, Lipton. That's the tea. Ini-emphasize mo ba kasi kahit ang wigs nung Bara Prince? Ganyan talaga pag di natural tong lip, parang saretokadang bitch. Kaya Rick, sigurado ka bang tong gaya-gaya kay Undo ang pangarang sa bata? Eh kahit lumalabas na sa kanyang lip, Ram, pagdating sa battle, wala yung panama. Sabi kay Arma, sa aking pagiging flexible, kahit anong ganyang katawan, flexible. Nananaginip ka ata, kapatid, matulog. Sige nga, kung tunay kang flexible, habang nakatayo, abotin mo yung sahig nang di nagbe-bend yung tuhod. Sige nga. Noon, kaya niya yan, pero kanyang katawan wasn't the same as it used to be. Sobrang katakawan ay kasalanan, maididikit niya lang ang kanyang noo sa tuhod pag ang kanyang forehead linutuni. Sobrang katakawan, kasalanan, glutuni. Huwag ka muna mamatay, malapit na ending, Prince. Siya daw yung flexible, eh, ba't parang ako yung may mind-bending skills? Katangahan ang dahilan kung ba't sa kahirapan di ka na nakaalis. Mga agrupo mo, payaman at di mo na sila ma-reach. Si Pistolero Jonas, artista na. Pero di daw siya nangangamba, you wanna know why? Kasi lumalabas din siya sa TV, yung malaking tengang elepante ng Disney, siya si Dumbo, ng Showtime. Si M-Site, may liga na. Magtayo ka ng sayo, baka yun ang calling mo bayaw. Kung si, yung calling mo bayaw, yung liga mo, pangalanan mong Busugan, hosted by Bonjing Calabaw. Si Shernan, may liga rin. Magtayo ka na mamin, patunayan mong kayo ang rival. Kung yung kay Shernan, pulo. Yung sayo, Babuyan Island. Yung... O kaya gusto mo easy money? Total, ginagaya mo naman si Lipram at parehas kayong layman, hindot. Easy money, tumanggap ka ng battle at ng down payment, tas huwag kang sumipot. Pero di daw niya gagayain, discarte ng mga bayaw niya para yumaman. Masyado pang proud. Gago, di ka nayayaman kahit ma-convert sa peso lahat ng yung pounds. Shut your fucking mouth! Di ka yayaman sa rap battle, tanga ka! Rick, pagtapos ko sa baboy, sana bulls ako mataba. 8 taong ka na daw dito, sa'yo wala siyang napala, mga kasabayan niya. Lipram, Jonas, Pistolero, Mot, lahat ng nabanggit pang main event, ngayon nasan ka na nga ba, poser? Ito, nasa AON 14, kalaban rookie, nandun sa baba ng poster. Sa kasikatan ng iyong mga kasabayan, sige magbilad pa. Itong veteranong katawan, zero, walang bilang, di ka na kailangan iho, napakadaming pasikat na. At wala akong pake kung gano'ng kakalaki, iba ang timbangan dito para masabing mabigat ka. Pabigat ka! 8 taong ka na sa liga, sulatan di umiba.
Unang taong ko palang kinatatakutan na nila. Walong taong ka nang tinatapat sa baguhan, di ba? Sayang ang walong taon kung sa aking unang taon ay naabutan pa kita! Ang itong ba! Ang itong ba! Itong veteranong walang bilang ay matagal ko nang iniintay. Kilala ka na sana kung di hiningal sa kalagitnaan ng iyong karera. Ibig sabihin ay, mamamatay ka na dyan at matatandaan bilang kasabayan ng mga sikat. Pero di nakarating ng finish line at ang dahilan! Si Rafian! Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang alas at sa prinsipe nagbaon sa hukay! Rick, kung overtime na naman, pasensya na. Sabi ko naman sa'yo, susunod lang ako sa oras pag sinali mo kong isa buhay. Pinadala ng baras! Yo! Tinuturuan pa akong dumiskarte na ito. Mahirap daw ako. Oh, shoot! Hayaan mo mamaya. Sasagasaan kita ng kotse ko pag nakikita kitang nagko-commute. Tangina mo. Saka puro Prince, mula round 1-3, ano ba naman yan? Dapat ginawa mo na lang, Prince, para magmarka naman. Sabi niya kay Zaki, patay sa akin tong si Baby Jack at ang gagamitin kong flamethrower ay pacifier. Kawawa naman yung baby. Talagang sinabi niya pa yon ng proud na proud. O sige, try nating patayin yung apoy sa pacifier. Eto, host, what are you talking about? Sinundan niya pa yon ng linyang malalaglag lang tong bata kasi sablay ang dilib-iri. Dilib-iri. Alam mo, pag napanood to ng mga Bisaya, baka barilin ka na lang sa hood. Sabay sasabihin sa'yo, Rafian, dili, very good. Pero baka may iba pang ibig sabihin nyo na hindi natin nasisi. Try natin balik na rin yung delivery. Tanginang utak to, very dili. Pero sabi niya kay Manda, papatayin ko tong mayayabang. Oo, maya-mayabang. Maya-mayabang? Wordplay unico! Talagang lahat ng tropeyo hahakutin. Alam mo, nung narinig ko yung maya-maya-bang, parang gusto kitang hambulusin. Pero seryoso, sinabihan niya si Harlem na siya daw ay taga-Rizal, kaya galit siya sa malansang isda. And it means, ayaw mo sa English. Pero may mga linya kang flamethrower, homo sapien, at kung ano-ano pa kung tunay kayong nakikinig. Ironic lang na kung sino pa yung galit sa malansang isda, sila pa tong mga nahuhuli sa pacifier. Pero alam kong hindi ka magpipigil, lalo't may bisita tayo galing Canada, kaya para sa kanya solid yung pagkakataon. Oo, alam kong magbibitaw to ng mga English terms para magpa-impress siya ron. Kaso nga lang, Chong, kahit pa ikaw ay mag-i-Ingles, baliwala, lahat ng yan ay meaningless. Bukod sa nandito lang daw siya para kay Smug, gusto lang din daw niyang sumali ng 3GS. So, Sharon, the kid from the can of Alaska, I just want you to know that I'm the bear from Bear Brand. Just converted into medium size. But if you really want to join 3GS, your penis needs to be circumstances. Basta bawal supot. At ikaw? Basta bawal supot. Basta bawal supot. At ikaw? Ano? At may kanta to na ang title, Patsulya. Tapos nakalaban niya si Vitrum na aking tinapaktapakan. Pero kung bakit mo siya natalo, agad ko rin naunawaan. Ala, Patsulya nga, kasi kaya lang manalo kapag injured ang kalaban. Samantalang nung laban namin, nakatodo siya noon. Sadyang napilayan lang sa tindi na naging bakbakan. Kaya nga di na ako nagtaka kung bakit siya nadapa nung may rough na nadaanan. Yan ang pinagkaiba natin. Kasi ako, kayang mag-switch from Joker to God mode. Depende sa kanyang binibigay. Kahit topic, from NBA to Dota, total may gamer na naghihintay. At ngayong harapan na sa lane, siya'y level gap at baka magsisibay. Pagkat lamang to sa experience at di mo yan madedeny. Usapang experience, siya'y naghirap daw agad porket 8 years on the rough. Naghahangad pang umangat, sablay naman sa off the top. Palpak sa on the spot, buti nga tinanggal niya yan, Brad. Kasi kung ang tryouts pa rin ay freestyle, malamang nakalutang ka pa rin sa flood. Samantalang ako,
pinagpahinga, taimtim na nagmasid kung paano kukunin yung sakin. Kaya nung bumalik, biglang angat, animoy drill na nanggaling sa ilalim. Nagpasulat daw kay MSI, pistol, ba't di pa daw ako umamin? Pwes putang ina nyo, wala akong binayarang royalty. Lahat ng yan, sa Prince lang nanggaling. Round 14, Prince Rhyme vs. Ruffian, mag-iayos ibang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2, mag-iayos tayo lahat para kay Ruffian. Yon Ruffian, shoutouts nga pala sa mga kasama ko, kay Eric, kay Marvin, kay Ralph, kay Ice, kay Michael, sa asawa ko si Alexandra, kay Ryan Ramos, pinamagaling na lalaki sa Wild Dogs, sa Insane Barrel, sa inyo lahat. Salamat, Ruffian. Taridian, kandilabra. First round, Prince Rhyme. Second and third round, Ruffian. Prince Rhyme vs. Ruffian. Binoto ko si Prince Rhyme. 1 at 2. Mas maraming nasabi, mas malawak. Saka na nabutas niya si Ruffian doon. Medyo nawala lang, nagkaroon ng onting slip up lang sa third, kaya nakuha ni Ruffian yung third. Pero si Ruffian, overtime, tapos onti lang yung tumatama. Binoto ko si Prince Rhyme. Congrats, Ruffian. Yun, GL, binoto ko Prince Rhyme. Mahirap siyang i-judge per round or mahirap siya, pero round 1. May mga nitpicks sila para sa akin, yung kay Prince Rhyme, yung round 1 niya na overline marking na pinalik niya rin sa round 3. Pero intentional yung round 1 niya. Yung round 2 naman ni Ruffian na fat jokes na binalik din niya sa round 3. So, unclear sa akin yung 1 and 2. Pinagbasihan ko siguro yung sa 3, mas effective sa akin yung kay Prince Rhyme. Tsaka siguro sa overtime din sa 1 and 2. Pero sa 3 ko, pinagbasihan. Prince Rhyme, mas solid all throughout, tsaka solid din yung ender. Yan, Prince. Ayun, binoto ko si... Hindi, round 1 muna. Sa round 1, medyo na nga mapapa ako sa kung sino, kung si Ruffian ba o si Prince Rhyme. Pwede kong ibigay kay Prince Rhyme kasi siya yung huling bumanat. Pero malakas din yung ano. So, sabi ko, tingnan ko muna, papayin ko muna kung saan yung mas... Ano talaga. Tapos sa round 2, parang medyo lumalay si Bayaw. Pero malakas yung sulat niya, pero nagtataka ako bakit hindi epektibo. So, parang binigay ko yung kay Ruffian yung 2. Tapos sa round 3, ayun, ganun pa rin. Si Ruffian consistent lang sa kung ano yung ginawa niya mula round 1. Tapos si Prince Rhyme, alam ko malakas yung bit-bit niya eh. Pero yun, sobrang tataka ako bakit parang hindi epektibo. Ayun, pero malakas pa rin si Prince Rhyme. Yung props kay Bayaw, ang binoto ko si Ruffian. Yung charisma, binoto ko si Ruffian. Bali sa round 1, medyo nangangapapa ako. Di ko pa alam kung sino yung medyo pipiliin ko. Kaya parang inantay ko muna dumating yung round 2. Pagdating sa round 2, talagang dikdikan pa rin sila. Pareho silang bumibitong na malakas. Pero binigay ko yun ng gahibla kay Ruffian. Pagdating sa round 3, binigay ko rin kay Ruffian. Factor na rin yung medyo nawala si Prince. Tapos yung iba niyang mga punchline hindi na lumalading. Kasi yung kay Ruffian, tuloy-tuloy pa rin. At ayun, binoto si Ruffian. So, manigarisma, guys! Bukas meron, order na kayo. Yeah. Para sa akin kasi medyo nakulangan lang ako sa performance ko. Siguro dahil naninibago ako, parang ano yung echo kasi pumaano sa tenga ko. So, parang hindi ko naririnig yung crowd reaction. So, nangyari parang ginawa ko siyang tuloy-tuloy imbis na may mga tamang posing. Yun, tapos parang, pero solid naman ang kinalabasan, naging bakbaka naman kahit pa paano. Bago ko magawa yun, isang knockout punch sa kanyang panga, bago kanyang leeg ay gilitin, at ngayong rough yung nasa sahig, bigyan natin ng magandang finishing, pero may kailangan pa ako na gawin sa mga witness. Silencer ang gagamitin, panahimik sa nakasakse ng aking sins. At itong jamatin yung tinuturing ay maging parte na lang ng corona ng Prince. I'm the illest ever since na inilaban sa kumaladkad doon ng baras papuntang flip top. E di malaheb abi pala to. Kaso nga lang tol, may nasilip ako na anong baras, baka baras, kasi sila lang naman yung nag-aangat sa'yo. Yun, maganda naman pares yung mga napili naming angulo sa isa't isa.
Pero para sa akin, ang tumatak is yung parang sinabi ko sa mukha niya na ang tagal mo na dito tapos naabutan pa kita. Parang yung ganun lang, ayun yung natandaan ko. Pero mas natandaan ko na parang ang wak ko kanina, pero babawi tayo, man. Sigurado yan. At wala akong pake kung gano'ng kakalaki, iba ang timbangan dito para masabing mabigat ka! Pabigat ka! 8 taon ka na sa liga! Sulatan di umiba! Unang taong ko palang kinatatakutan na nila! 8 taon ka nang tinatapat sa baguhan, di ba? Sayang ang 8 taon kung sa aking unang taon ay naabutan pa kita! Ang itong ba! Sa ngayon, next year, maglalabas ako ng mga, pailan-ilang na mga, ng mga kanta. Lalo na, may binubuong studio sa bahay namin. So, yun, sana magtuloy-tuloy. Siyempre, yun yung pagpo-focusan ko muna siguro next year. Pero pag may, battle ulit, na inalok si boss, siyempre, ulit, lagari ulit tayo dyan sa battle. Yun, abangan nyo sa, by next year, plano kong maglabas ng mixtape. Sinabi ko na yun noong unang battle ko palang dito. Pero by next year, siguraduhin ko na malalabas na yan. Tsaka maglalabas din ako ng merch, kaya abangan nyo din yan. Huwag sana kayong magsawang sumuporta. Subscribe kayo sa YouTube channel ko, Rafian. Yun lang. Yun, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta, sa mga may ayaw sa akin. Okay lang, goods lang yun. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ginagawa natin, syempre. Yun, maraming salamat sa inyo, men. Kayo yung dahilan kung bakit nandito pa rin ako. Kahit medyo layla yung performance, pero hindi pa rin kayo nagsasawa makinig. Huwag kayong magsawa makinig, dahil sa susunod sigurado mas gagalingan ko pa. Kaya huwag na huwag kayong mananawa. Salamat.